Hello mga kabayan, welcome to Tesla Pinas and Stocks Investing. So sa episode po na to, medyo mag-real talk muna tayo. So gusto kong pag-usapan natin ano nga ba yung pinagkaiba ng short-term at long-term investor. At over the long run, ano yung kumbaga nami-miss natin sa ating investment kung tayo ay mga short-term trader at kung ano yung natitake advantage naman kung tayo ay long-term investor. So panoorin po ninyo ito. So, bigyan ko po muna kayo ng background. Actually, ang pwede nating pag-usapan is yung investing history na ginawa ko sa Tesla. So, actually, 2019, nag-start na ako niya na mag-add ng position sa Tesla. So, during that time, hindi ako yung tipong mag-i-invest ako. Tapos, kumbaga, mag-add ako na mag-add. Kasi, nung 2019, naririnig na natin na yung Tesla is, yun nga, may maganda yung kanilang technology. Disruptive nga itong EV, pero kumbaga yung tiwala ng mga tao sa mga naririnig natin hindi pa ganun ka ano kalakas, kumbaga hindi pa nila nakikita na nasa road na ba lahat ng EVs na ito. So nung time na yan, medyo naging skeptic pa rin ako ng konti sa Tesla. So ang point doon is kumbaga kung may tiwala tayo sa isang company, dapat hindi tayo nagja-jump out, jump in, kasi meron tayong nami-miss over the long run. So kaya nga tinatawag na kung tayo yung magiging long-term investor, mas successful tayo compared dun sa short-term trading tayo. Siyempre may mga short-term daily traders na siguro magagaling talaga silang mag-timing pagdating sa market, maybe pagdating sa kanilang ginagamit na tools, mga software or charting. Kumbaga, by chunk yung kanilang nakukuhang profit. So ngayon, 2019, ang naging style ko sa Tesla is yung mag-i-invest ako today, siguro hintayin ko mga 2 weeks or after a month, saka lumalabas ako, ibig sabihin binibenta ko yung position ko. Kasi nga, siguro familiar sa inyo yung iba na talagang mataas ang volatility ng Tesla noong mga nakaraang taon, 2019 lalo na yung 2020, ang laki ng nagiging ano niya, biglang aakit ng mga let's say 20% in a day or a week. Tapos bigla siya nagpo-pullback din ng same percent. So sa mga daily traders, I think naging ano to, popular to. Ito yung ginamit nilang company para tiyempuhan yung mga swings nito. So anong nangyari? Yun nga, nag-invest ako. Babalik ako ng, kumbaga, ibibenta ko yung in-invest kong positions para mag-take ako ng profit. Tapos medyo nag-pullback halimbawa, babalik na naman ako, kukuha ko ng position. Tapos hintayin ko na naman siya na magkaroon ng mga uptrend. So dun sa over the long run na nag buy back ako, tapos nagse-sell ako ng positions ko totally, at some point na-realize ko na meron akong nami-miss may something na nami-miss ako dun sa run ng company, market price, dun sa ginagawa kong pag-jump in at saka pag-jump out. Oo nga, kumita ako halimbawa pagka-invest ko ngayon, after a week tumaas siya, nag-profit, take profit ako. Ngayon, hinihintay ko na may pullback siya. Minsan, hindi yan magpo-pullback na babalik talaga sa kung nasan yung pinaka-cost basis mo. Nasa ibang level na siya. So, from that level, pumasok ka, mag-jump out ka na naman kapag nakita mo meron na namang profit. So, oo, positive, meron kang nagiging gains. Pero, kapag sinum up mo pala lahat ng to, ang laki nung namimiss mo kaya nga, naniniwala ko na mas mabuti na maging long-term investor ka kung naniniwala ka sa company kaysa dun sa, kumbaga, tinatimingan mo lang yung pag-up niya sa kakakuha ng profit. Ano yung point, isa dun is, ano yung point bakit pag nag-invest ako tapos umakit siya ng, let's say, in a week, kukunin ko yung profit ko. So, ano ba yung paggagamitan ko? So, dun na papasok ngayon yung reasoning. Kapag nag-short-term trading ako, let's say, kinuha ko ngayon profit, ano ba yung gagawin ko dun sa pera? Meron na ba akong paggagamitan? Kasi yun. Una, kaya ang sinasabi na yung goal natin sa investment. So kung let's say, tinake profit ko siya, so ano yung gagawin ko? Magbabuy back lang din ako or bibili ba ako ng ibang stocks para na naman i-spread out ko? So kumbaga maraming mga factors na kailangan natin i-consider. So sa akin personally,
na-realize ko na may something akong namimiss dun sa pag-jump in and out ko. So yung mga gaps dun sa ginawa ko na yon, ipapakita ko sa inyo mamaya yung sa aking file. At least meron ako isang examples na positions na binenta ko. Tapos kinumpare ko na siya nung ngayong current value. Ang laki kung ano yung gaano kalaki yung na-miss out ko nung time na yon. So i-share ko po sa inyo yung file ko. So ito mga kabayan, kung nakikita niyo sa aking screen, gumawa lang ako ng simple comparison. So kung ito yung ilan sa actually positions na binili ko 2019, scattered yung pagbili ko diyan. So kung makikita niyo yung cost basis ko, pinakamababang cost basis ko, ano to ha, pre-split yan. So $509 per share pa siya niyan, $565. Ang highest na nabili ko nung during that time is $904 per share. Ngayon, pinakita ko dito yung selling price. Okay, so pre-split, ito yun, yung actually nung 2019 or actually 2020, I think binenta ko ito ng, binenta ko itong mga positions na to sa ganyang price. Pre-split, ibig sabihin yan pa yung ano niya, value nung binenta ko. Kasi nakita ko, parang sabi ko, 509 ang aking cost basis. Pumalo na siya ng 1,358. So, magkano na ang kinita ko? Parang, kung makikita niya dyan, ito, okay. So, ito yung profit ko na. So, nagkaroon ako ng profit sa position na yan. Ito yung profit ko sa ganitong cost basis. Ngayon, nung sinama ko yan, ito yung total na naging profit ko dun sa anim na position. So during that time, ang nasa isip ko, okay, kumita na ako. Nag-gain ako dun sa investment ko. So, masaya na ako. Ngayon, yun yung thinking ko na short term ako. Short term yung inisip ko kasi kumbaga nag-profit na ako. Natempt ako na i-withdraw yung position. Ngayon, kung long-term investment pala ang inisip natin, so isipin, tingnan nyo po ito. 2021, magkano na yung price niya? Actually, ito yung naging price niya post-split. So ito, kung mapapansin niyo as of ano to, last Friday na price, $867. Okay? Times 5 ko siya kasi post-split na to eh. Iisipin natin yung value niya ng post-split actually is $4,335 yung naging value nitong position na to kung hindi ko siya winidraw. Ngayon, tinignan natin, ito yung nagiging total profit ko sana kung hindi ko binenta yung position na yan. Kita yung difference. So, 800 lang yung naging profit ko nung time na binenta ko siya. Tapos ngayong current price after ng split, 3,800. So na-miss ko 3,000 sa isang na position na 'yan. Ngayon sige, if fast forward natin. Ilan lahat ang dapat nakikitain ko sa anim na positions na 'yan as of date? Kita niyo yung difference. $21,709 compared mo sa $3,700 na yung ano, yung initial na binenta ko tong positions na to. So, ano yung na-miss ko? Okay? So, napakalaki na na-miss ko, di ba? Naging masaya na ako dun sa kinita kong yan, nung time na yan, pero hindi ko inisip yung long-term perspective pala na yung magiging run-up nung, ano, nung company na yon is malaki pa. So, kaya nga kung naniniwala tayo sa isang company, kumbaga better na maging long-term investor tayo. Kung wala naman tayong pagkagamitan pa ng pera. So, ito, malinaw mga kaibigan, right, mga kababayan, na long-term investor talaga is more successful than yung nag-short-term trades lang tayo. So, yun lang po yung gusto ko ipakita sa inyo sa video na to. At mamaya, ipapakilala ko naman sa inyo yung aking panganay. Meron daw siyang ikukwento. So, about naman sa kanyang Tesla. Basta kung suko sa Tesla na fan. Okay guys, dahil pinag-uusapan natin tungkol sa Tesla, so meron akong guest dito, yung aking panganay. Meron daw siyang gustong i-share sa inyo tungkol sa ano naman sa Tesla kasi nga ano rin to eh, investor din siya ng Tesla. So let's welcome Andre. So ano yung sasabihin mo about Tesla? So how Tesla knows that where it's going, there's two things that connect to each other in the Tesla. So the front window of the car of Tesla is the camera,
And it looks at the real world where it's just driving. Mm-hmm. But the screen inside the car hanging is the one that is a screen inside. Yeah, it's the software, but it's not the real world or something. Mm-hmm. It's just those blue stuff and those are the indications. And it will show of what's being detected, right? Mm-hmm. Right on the car. It will show what's over there near this everywhere. The objects, the traffic signs. Yeah, it will show up in the screen. And if it sees a person or a car, if it's driving and it sees a person, it will stop. Mm-hmm. But if it sees a car while it's driving, it will go aside of it. And what we called about that? Just the what? Self-driving. Self-driving. So you could just sleep in your car for the whole time and don't look where you're going. So you just kind of arrived in your destination? Is it cool? Yes, you're just going to be sleeping. Yeah, and then when you automatically wake up, or I wake you up, or someone wakes you up in your car, then you'll see that we're just right over there. It looks like we just teleported there when we sleep. Remember when it's night, you go to sleep and then you fall asleep in a deep sleep and you wake up in the morning and you think it's so fast and you might be thinking that night, like it's like you blink and then suddenly it's morning. It's like it teleported the day again and again. So that's why you really like Tesla, right? Right. So okay. So thank you very much, mga kabayan. Hopefully mayroon po kayo natutunan sa video natin. Kung mayroon po kayong mga kaibigan na naghahanap ng mga ganitong klaseng information at sharing, please share nyo lang yung link ng ating channel. At meron din akong extra na aking Tesla bullish naman na pwede rin mag-share ng information sa inyo. So, thank you very much guys sa panonood. Sana po nagustuhan nyo yung ating topic. Talk to you in my next episode and please subscribe kung kayo po yung bago pa lang sa channel na to. Okay? Thank you very much. Bye!